Meron ka bang credit card o nagbabala ka na magkaroon ng credit card? Pero bago natin gamitin yan, alamin muna natin ang pros and cons kung paggamit ng credit card. Videos that will make you wealthy and debt-free. Hi there, this is Shing Kitan, your pambansang wealth coach. Thank you very much for tuning in this channel. This is the channel of Dave Punayo at mga paunlad. Sa video na ito, pag-uusapan po natin ano yung tatlong bagay na kailangan nating iwasan para hindi tayo malubog sa credit card debt, paano natin maiwasan tamang diskarte para tayo makalabas. Okay, pag pinag-usapan natin credit card, syempre ang pinaka-first, ay naku, huwag kang gumamit ng credit card. Masama yan, oo, lulubog ka talaga sa utang. Again, let me tell you this, let me be objective about this. A credit card is a tool. Everybody say tool. Paki-type ang tool. Ang purpose ng tool is to make your life easier. Convenient. Diba? Imbis na magdala ka ng cash, diba? Pwede mo na i-charge, tsaka mo na lang bayaran. Walang problema sa credit card. Ang problema, yung taong gumagamit at humahawak ng credit card. The tool itself is not bad, but the person who's handling it, pag na-misuse, na-abuse ang credit card, dun po na ay nagkakaroon ng problema. Agree? Kaya nga, ako, gumagamit ako ng credit card and before the end of the month, yung cut-off date ko parati is, I think, on the 19th ako nagbabayad. On the 19th. So, ang ginagawa ko po, I pay everything in full. When I pay everything in full, walang charges. So, I use it for my advantage. Nagkakaroon pa ako ng points. Okay? Pero right now, para sa mga taong hindi pa magkaroon ng credit card, okay, I just like to educate you three things that you should never do about your credit card. Number one, never ever forget your credit card. Ang ibig ko lang sabihin, never ever forget, alamin mo kung kailan ang cut-off at saka yung due date. Kasi po, pagka hindi po ninyo alam ang cut-off at saka due date, dito na tayo magkakaproblema. Number one, late fees. Minimum yan, 500 to 1,000. Late fees yan, ha? Number two, may 3.5% kang finance charge. Oo. Sa, kanyari, 10,000, babayaran pa. Additional pa na 3.5%. Sa 1,000, mga 35 pesos. Sa 10,000, mga 350 pesos ang babayaran mo sa late charges. Pag hindi ka pa nakabayad pa ng tamang date sa minimum required, ay, naku, may finance charge ka pa. Ay. That's number one. Number two mistake na pwede mo gawin sa credit card, paying only the minimum. Pag paying the minimum ka lang, ladies and gentlemen, alam nyo, ay, talagang taon ang bibilangin mo bago mo bayaran ng buo. Kasi yung charge sa'yo, sobrang liit lang eh. Pero nag-shock ka na lang, nagbabayad ka, na mas malaki na nababayad sa interest kesa sa principal. So, never commit that second mistake. Third mistake, sharing your credit card details with others. Not only details, pero yun nga, pinapasakay mo. Yung mga ibang kaibigan mo, kamag-anak mo, baka pwedeng makigamit. Oy, nako. Alam mo yung mga taong yan, pag nakikigamit, nung nakigamit, mabait. Pero pag ikaw, maninigyo na sila ng galit. Oo, avoid that mistake. And then, protect your credit card information. Please, 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 kung may credit card ka, don't take photo of your cards, lalo na yung CVV code sa likod. Huwag niyong papakita po yan. And kung pwede, i-block out na po natin, i-memorize mo ng CVV code. Number two, huwag niyo na rin. Ito, ngayon po, bibigyan ko na kayo ng idea sa mga restaurant, huwag na ibibigay. Kailangan ikaw na mismo ang pumunta. Makita mo talagang sinaswipe. If not naman, dadalhin nila yung gadget nila sa harap mo at i-swipe nila sa harap mo. Okay? So, bago tayo magpatuloy, babatiin muna natin si Gross, 1718, si No Name, Ideal, LOL, and si Neptali, John, Clasio. Maraming salamat. So, ito na po ang kailangan natin gawin pag tayo may credit card. Number one, pay everything in full. Okay, para walang charges. Shows that you are a responsible user. Kaya nga, parati tawag na tawag sa akin eh. Sinasabi, baka gusto mong manghiram. Ay, hindi ko kailangan. Ba't ako manghiram? Number two, make the credit card work for you. Paano po yan? May cashback yan. May rewards yan. May travel perks yan. Pag nagbabayad ka in full, ay nako, grabe. Gamitin mo na gamitin ng credit card, charge ng charge o para marami kang points. Number three, importante po, monitor your statement and protect your information. Kaya nga, uulitin ko po ha, bago kayo magbayad, i-check nyo muna kung ginamit nyo ba talaga to. Minsan na lang may pumapasok na mga billing na hindi natin nagagamit o may na-click lang tayo sa internet na hindi natin napansin at tayo po ay nabibill na. Please, 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 one last shout out na lang po. Never, ever, ever share your credit card details, pins, password. Maging maingat po sa pamimili po sa online shopping using your credit card. Make sure na secured po ang website na pinupuntahan nyo. Pag hindi kayo sigurado, huwag nyo nang gamitin. Oo, mag-COD na lang kayo. Paano malaman na tama paggamit mo ng credit card? If it's making your life easier, tama paggamit mo. If it's making your life
harder mali po ang paggamit nyo. Kaya kung kayo po ay may credit card, sana naman ito ay nagpapagaan ng inyong buhay. At kung meron kayong mga credit card problems and issues, i-type nyo na lang sa comment section. At sana our next videos, I will do my best to answer your credit card issues. Maraming salamat. If you like this video, please share this video with your friends and relative who has credit card issues. Tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina po ang susi sa pagyaman.